So, Dennis, gano'ng karami yung mga pasahero na hinahanap at paano ginagawa itong contact tracing na ito? Henry, ang hawak na report ng Batangas Provincial Health Office ay 33 pasahero base sa manifesto ng barko na kanilang nakuha. At gamit ang naturang manifesto, dyan sisimulan ang paghahanap sa mga pasahero ng naturang barko na posibleng nakasalamuha ng mga tripulante na nagpositibo sa COVID-19. Halos isang linggo nang nakaangkla sa karagatang sakop ng Bawan, Batangas ang barkong St. Anthony de Padua ng Tugo. Mula sa Vessel Traffic Management System o VTMS Tower, kinumusta ng Philippine Ports Authority ang kalagayan ng mga crew ng barko. Kamusta po yung status ng ating mga crew? Okay naman sir. Daily monitor ng physician on board, doktor. Pagkain natin. Okay naman sir. Meron kami supply na pagkain. May 80 crew ang barko at 25 dito ay positibo sa COVID-19. Nakahiwalay na sila ng kwarto sa barko. Kahit ang iba pang crew na walang COVID-19, hindi rin pinapayagang bumaba. Among the 25 po, napag-alaman natin yung 16 ay symptomatic, yung 9 ang asymptomatic. So yun po ang palagay kong binabantayan ng ating health officials kung magbabago. Pero kanina nga, ang huli kong natanggap mula sa BOQ ay okay naman sila, nag-check po ang ating mga health officials araw-araw. Dumating sa Batangas Port ang barko noong August 4 mula sa Katiklan sa Aklan, lula ng 33 pasahero. Ayon sa Batangas IATF, nagsimula na sila mag-contact tracing sa mga pasahero gamit ang isinumiting manifesto ng Tugo. Yung pong sa manifesto, nandoon po ang pangalan at saka contact number, yun po ay iisa-isahing tatawagan po natin. For their condition at kung nasa saan po sila, malaman po natin. Pero para sa PPA, hindi lamang 33 pasahero ang dapat hanapin. Dahil batay sa record ng PPA, noong August 1 dumating ang barko sa Batangas City Port mula Katiklan, Lulan ang 222 pasahero. Noong araw na iyon, 28 crew ng barko ang nagpunta sa ospital sa Batangas City na kalaunan ay nagpositibo sa COVID-19. Pero pagsapit ng gabi, nakabiyahe pa ang barko papuntang Katiklan, lula ng 134 na pasahero. Pinagpapaliwalag na din ng PPA ang Tugo kung bakit may nakababa na crew ng barko nang hindi pinapaalam sa kanila. Hindi rin umano agad sila nasabihan na may mga nagpositibo na pala sa COVID na mga crew. I-issuean po sila ng tanggapan na to ng show cause order kung ano nangyari dyan. Kasi mahigpit po yung pinagbabawal ng PPA mula noong nag-pandemic na bumaba ang mga crew na yan nang walang paintulot mula po sa otoridad. Nag-usap kami ng Philippine Coast Guard, hindi rin niya alam. Ngayon na lang nalaman. Siya po ay August 6, ako ay August 7 ko nalaman. Ayon sa Tugo, nakikipagtulungan sila sa local at national government para sa contact tracing sa mga pasaherong posibleng nakasalamuha na mga tripulante na nagpositibo sa COVID-19. Dagdag pa ng Tugo, naka-isolate na sa kanilang kwarto ang mga crew na nagpositibo sa COVID-19 at may mga medical team na magdamagang tumitingin sa kanilang kalagayan. Henry, pagpapaliwalagin din ng PPA ang pamunuan ng Tugo kung bakit nakaalis pa ang barko mula Batangas Port patungong Katiklan noong August 1 habang hindi pa lumalabas yung resulta ng swab test doon sa dalawang tripulante na kalaunan niya ay nagpositibo sa COVID-19. Medyo nagkakaroon lamang ng kalituhan sa bilang kung ilan talaga yung crew na nagpositibo sa COVID-19 dahil ayon sa pamunuan ng Tugo, 27 ang positibong crew nila sa COVID-19 pero sa report ng Batangas IATF ay 29 kabilang yung tatlong nasa ospital at isang nasa quarantine facility. Henry. Maraming salamat, Dennis Datu.